Ngayong gabi, nais ko introduce sa inyo ang ating topic. Ang title ng topic natin ngayon ay Hope Beyond Bitterness. Sige nga, tanungin mo ang katabi mo. Bitter ka ba? Sige nga, tanungin natin. Bitter ka ba? No. Ha? Yes. Ano ang ibig sabihin ng bitter? Pag sinabi ang bitter, ang bitter, ang ibig sabihin nito ay mapait. Kapaitan. Pag sinabi nating bitter ang isang tao, ibig sabihin, lagi siyang nadidismaya, nagagalit doon sa isang tao na kung saan bitter siya. Ito yung tao na kung saan wala siyang makitang ibang post sa Facebook, kundi yung post kung saan siya bitter. Ano po, halimbawa, nag-post yung kanyang, yung tao na nanakit sa kanya. Sasabihin na naman niya, nag-post na naman ito. Kala mo naman, ang ganda ng pinuntahan. Ay, mga ganon, o kaya naman, papost-post pa kumain sa Jollibee, pura-pura lang dyan. Yeah. Kumbaga, kapag ang tao ay bitter, lahat ng makita niya doon sa isang tao, naiinis siya, nagagalit siya, parang basher din siya. Di ba? Ang bitterness, mga kaibigan, para maunawaan natin, ito ay isang pakiramdam ng matinding galit at pagkadismaya dahil sa pakiramdam niya na hindi patas yung trato na ginawa sa kanya. Halimbawa na lamang, may mga lalaki at babae na bitter pa rin hanggang ngayon sa ex nila kasi pakiramdam nila na yung pinagpalit sa kanila, hindi naman kagandahan. Diba? Kung pinagpalit ako, mas maganda pa nga ako. Ayun nga ganun. Diba? Bakit? Kasi bitter. Sasabihin ng taong ito, walang forever. Ah, pa-picture-picture pa kayo, walang forever. Totoo naman. Walang forever sa taong bitter. Yeah? Kaya kapag ikaw ay bitter, tingnan mo muna ang sarili mo, baka ikaw ay may minanakit sa isang tao, merong sugat na hindi pa rin napagaling. Kapag ikaw ay bitter, ay marami kang resentment o pakiramdam ng sama ng loob na maaaring tumagal ng napakatagal na panahon sa iyong buhay. Imagine mo, 2 years na kayong hiwalay, pero inis na inis ka pa rin sa kanya, naka-block pa rin siya sa'yo. Di ba? Ayan, ganyan. Ito yung hindi ka makamove on. Bakit? Kasi, bitter. Sige nga, tignan mo nga yung katabi mo. Tanongin mo nga ulit, bitter ka ba? Bitter ka ba? Ha? Mga bitter ka, ha? It's high time. Mag-aasugal tayo para mawala yung bitterness na yan. Ayan. Pangalawa, makikita natin, ang isang taong bitter ay hopeless. Parang wala siyang pag-asa. Ito yung pakiramdam na wala siyang pag-asa o solusyon sa sitwasyon na meron siya. Kaya kapag ang isang tao ay bitter, ang gagawin niya, i-isolate niya, hihiwalay niya yung kanyang sarili sa iba. Iiwasan niya ang ibang mga tao dahil sa kanyang bitterness. Kaya nga, tanong natin, lockdown pa rin ba feelings mo sa kanya? Sige, tanongin mo nga yung katabi mo. Ay, yung mga bata sana, hindi kayo ganyan, ha? Lockdown pa rin ba? Ibig sabihin nito, walang ibang target yung mga mata mo kundi yung tao na kinaiinisan mo. Imagine mo yan, hindi na nga kayo friends sa Facebook, pero silip ka pa rin ang silip sa profile niya. Stalker ka pa rin. Diba? Hindi ka na nga nakapollow, pero ang laman ng search engine mo, yung pangalan niya. Bakit? Kasi gusto mong malaman, ano na kaya nangyayari dito? Pag maganda, medyo na ano ka, na-reverse ka, pero pag pangit, natutuwa ka. Diba? Ah, buti nga, nag-post siya ng negative, buti nga sa'yo. Diba? May mga ganda. Lockdown pa rin ba ang feelings mo sa kanya? Ang tanong, may plan ka ba i-extend niya? Ano? Alito po yung problema kapag instant tayo punong-puno ng bitterness. Tumatagal ng tumatagal yung kanyang pakiramdam na hindi maganda sa isang tao. Kaya nga gusto kong basahin itong talatang ito, alam niyo po kung anong solusyon dyan? Simple lang. Yung matuto tayong magpatawad at magmahal. Amen? Amen. Ang sabi nga rito, sama-sama tayong magbasa. Sabi dyan, ang tao
ay mapagtiis, mabait, hindi marunong maingit, hindi hambog o mapagmataas, hindi bastos at pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagala sa katotohanan. Ano daw? Pag ang tao pala may pag-ibig, siya daw ay ano? Mapagtiis. Kapag kaya mong pagtiisan sa kabila ng panlulugod pananakit na ginawa sa iyo para hindi ka maging bitter, meron kang pag-ibig. Ang tao may pag-ibig ay ano daw? Mabait. Tingnan nga natin, may mabait ba rito? Tasa ka ba yung mabait? Ha? Ayun, mga bato. Oo, mabait. Ah, mabait yan. Ito, mabait to. Balik tayo, baka mahal ka dyan. Ano pa sabi? Hindi marunong maingit. Ato, sabi niya, medyo lang. Ano? Kapag hindi ka marunong maingit, ibig sabihin, meron kang pag-ibig. Hindi hampog. Ano ba yung hampog? Mayabang. Ano, kumbaga, kala mo kung maglakad sa kanya yung kalsada. Ha? O kaya naman, ang daming pinagyayabang sa sarili, hindi naman totoo. Ano pa sabi? Hindi mapagmataas. Hindi bastos ang pag-uugali. Ano kasi minsan, kapag ang pag-uugali mo ay bastos, hindi ka gumagalang, ay walang pag-ibig yun. Ano pa? Hindi makasarili. Ano, hindi yung gusto mo, ikaw palagi ang nakikinabang. Hindi magagalitin. Sino rito yung hindi magagalitin? Ano ba? Sino ba yun? Ha? Ano? Maraming magagalitin, ha? O mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Kapag may pag-ibig ka, hindi ka magtatanim ng sama ng loob. Ano po? At hindi ka natutuwa sa kasamaan. Ano? Alam mo, isa sa mga sample na nakikita ko rito, eh yung tao na nakita mo nang nadapa, tinawanan mo pa. Imbis na sa tulungan mo. Diba? Tapos yung tawa mo, malakas pa. Diba? Dapat ay hindi ganun. Kundi tayo daw ay ano? Nagagalak sa katotohanan. Unang punto. Papunta tayo sa unang punto. Para atin pong mapaglabanan ang bitterness sa ating buhay ay feel the feelings. Para makalaya ka rito, mapagtagumpayanan mo ang bitterness, dapat ay matutunan mong maramdaman, hayaan mong maramdaman ang lahat ng emosyon na meron ka sa buhay mo. Tandaan natin, ikaw ay tao na nilikha na merong emosyon. Hindi ka robot. Hindi ka isang robot na ginawa lamang at wala kang pakiramdam, kundi ikaw ay isang tao na merong emosyon. Hayaan mong maramdaman ang lahat ng emosyon mo kasama na ang bitterness na meron ka. Sa halip na itago ang negatibong pakiramdam na ito, damhin mo ito at kilalanin mo at tanggapin mo ang mga bagay na ito sapagkat makakatulong sa iyo ito para ikaw ay makalaya mula sa iyong bitterness. Kaya hanggang ngayon naiinis ka, nagagalit ka kasi merong mga unsettled issues sa puso mo. Minsan totoo to sa magkaibigan o kaya naman magkapatid. Paano? Yung tipong hindi nag-away sila pagkatapos hindi nag-usap, pagkatapos magkabati na. Ang mangyayari dyan, pag lumipas ang panahon, may nagawang konti yung isa, magagalit ka ngayon at huhugutan mo yung bitterness mo noon para isampal sa kanya yung kanyang ginawa sa iyo ngayon. Nakukuha mo ninyo? Kaya minsan, kapag nag-ayos sila nang hindi man lang nag-usap, ibig sabihin, merong unsettled issues sa puso nila na hindi natuldukan, kaya ang nangyari, konting sangkilang, nasugatan ka agad. Bakit? Kasi ang ginawa, yung sugat, hindi ginawa. Nilagyan lang ng bani. Nakukuha natin. Kaya kapag nakabaniig lang yan, hindi mo ginamot, baka may infection na yan. Konting sagi mo lang, eh pagdurubo ka agad. Nakukuha natin. Kaya feel the feelings. Ito ay magtuturo sa atin ng ano? Self-awareness. Magiging aware ka. Bakit? Kasi makikilala mo ang sarili mo,
na eto pala talaga yung mararamdaman ko, kaya pala sa lahat ng post niya, hindi ako naka-like, hindi ako naka-heart, at ang gusto ko ay angry kasi meron pa pala unsettled emotion. Feel the feeling so that magkaroon ka ng awareness, self-awareness. Pangalawa, magkaroon ka ng emotional release. Kung nasasaktan ka, okay lang umiyak. Ulitin ko ha. Hindi porket umiyak ka dahil nasaktan ka, mahina ka na. Hindi porket nagmukmuk ka at tumigil ka muna sandali, eh mahina ka na, hindi ganun. Kundi kinakailangan mo rin damihin yung pakiramdam na yan para mailabas mo. Kasi kapag kinimkin ko lang yan, ang mangyayari sa inyo, magkakasakit ka lang. Ano po? Kaya, feel the feelings, kailangan mo itong ilabas. At ang sunod na mangyayari sa'yo ay yung kinatawag nating healing. Tandaan po natin, ang pagtanggap sa iyong nararamdaman ay nagbibigay ng daan sa iyo para magsimula kang muli. Para ikaw ay magamot yung iyong nasugatang puso at damdamin. Kasi pag hindi mo yan niramdaman, pag alam niyo po, may kakwento ko sa inyo. Yung mga tao na merong keto, alam niyo ba yung keto? Yung tao na may keto, walang nararamdaman. Kahit sugatan mo yan, hindi nila nararamdaman. Meron ako nabasa ng isang libro, ang title ng libro ay parang yung title ng libro ay When God Doesn't Make Sense. O kaya naman yung isa. Basta may libro ako nabasa. Ang sabi sa libro na yun, meron daw isang lalaki na nagluluto. Ngayon, sa kanyang pagluluto, hindi niya namalayan na yung kanya palang kamay nasusunog na. At nung nakita niya, nag-aapoy na. Pinatay niya siyempre yung apoy. Ang punto rito, siya kasi meron siyang keto. Kapag ang tao may keto, wala siyang nararamdaman. Hindi niya alam na in danger na pala siya kasi nasusunog na siya. At ito yung gusto kong makita natin. Pag naramdaman mo yung pakiramdam na yun, ibig sabihin, alam mo kung saan ka nasugatan. Alam mo kung saan ka nasusunog. Alam mo ngayon kung ano yung dapat mong gamutin sa sugat na meron. Anong kuha mo natin? Kaya una natin gagawin ay ano? Feel the feelings. Damhin mo yan, yung pakiramdam na yan. Basahin po natin ito, sabay-sabay natin basahin. Sabi dyan, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Tandaan po natin, there is a time for everything. Anong sabi dyan? May oras ng pagpatay at may oras ng pagpapagaling. Ibig sabihin, darating ang punto sa buhay natin, tayong lahat mamamatay. At may oras din ng pagpapagaling. Hindi porket ikaw ay nasasaktan ngayon, ilulubog mo na ang sarili mo sa sakit na nararamdaman mo. Dapat may panahon ka rin para hayaan mo na gumaling yung sugat ng iyong puso. May oras ng pagsira at may oras ng pagtatayo. May oras ng pagluha at may oras ng pagtawa. May oras ng pagluluksa at may oras ng pagdiriwa. Ang punto dito mga kaibigan, mga kapatid, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, ay meron mong oras para sa mga iyo. Huwag mong hayaan na manatili ka lamang sa isang sitwasyon ng iyong buhay. Pangalawang punto, ano nakalagay? Practice social distancing. Practice natin ito. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, ang social distancing sa pagdidil ng bitterness sa iyong puso ay nagbibigay ka ng oras para, number one, mag-reflect at mag-isip. Ibig sabihin, bibigyan mo ang sarili mo na pag-isipang maigi, bakit nga ba ganito yung aking nararamdaman? Bakit nga ba ganito yung pakiramdam ko sa tuwing nakikita ko yung taong yun? Bakit sa lahat ng puso niya gusto kong mag-ingri?
Siya nakakuha natin. Practice social distancing. Mag-focus tayo sa self-care at para maiwasan natin yung mga triggers sa buhay natin. Alam nyo, kapag pinatis yung social distancing na to, magkakaroon kayo ng mas mahabang panahon para mag-reflect at para makipag-usap sa Diyos. Alam nyo, ang isa sa pinakamasakit na pakiramdam, yung pakiramdam na wala nang nakikinig sa'yo. Yung pakiramdam na parang hindi ka naiintindihan ng lahat ng nakakausap mo. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pag ang Panginoon ang kausap natin, kahit ano pa yan, iintindihan ka niya. Kahit gaano kasakit pa yan, uunawain ka niya. Bakit? Sapagkat siya lamang ang handang makinig ano ang bitterness na dama-dama or dala-dala ng iyong puso. And then sabi nga sa atin ng talata, unang Samuel 27:1, alam mo ito yung ginawa ni David eh. Nung siya po ay inaatake, nilulusog, gustong patayin ni King Saul. Ang sabi ni David, nasabi ni David sa kanyang sarili, darating ang panahon na papatayin ako ni, ano daw, ni Saul. Mabuti pang tumakas ako, pupunta sa lupain ng mga Pilisteo para tumigil na siya sa paghahanap sa akin sa Israel at makaligtas ako sa kanya. Alam niyo ang ginawa ni David? Dahil si King Saul ay gusto siyang patayin, tumakas siya. Umalis siya. Ibig sabihin, iniwan niya yung stress na yun na nangyayari sa kanyang buhay. Ano po? Then, pangatlo, choose new life. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, choosing a new life means letting go of past bitterness. Iiwan mo na yung mga kapaitan na meron ka, mag-move on ka na. Sige nga, tapikin mo yung katawi mo, mag-move on ka na. Ano mang kapaitan, iwanan na natin yan sa nakaraan. Ano po? Bakit? Kasi, kapag pinili mo ang bagong buhay, nangangahulugan ito na ikaw ay handang magpatawad at gusto mong mag-focus sa personal growth at gusto mong mangyari ay mabago ang iyong buhay. It's about time. Embracing a fresh start and building a healthier, happier future. Kung wala kang mapapala sa kakapanatili mo dyan, umalis ka dyan. Kung hindi ka na nag-grow, ang nangyayari lang sa'yo ay lalo napapasama ang isip mo, iwanan mo na yan. Hayaan mong magkaroon ka ng panibagong buhay para ikaw ay lumago. Ang sabi nga sa atin ang unang Korintong 5:17, basahin po natin ang sabay-sabay. Ano sabi? Ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Ano daw? Ang tao na nasa Kristo ay ano? Bagong nilalang. Kung ikaw yung tao na punong-puno ng kapaitan sa puso mo, kung ikaw yung tao na walang ibang nangyayari sa buhay mo kundi yung mga bagay na hindi maganda sa nakaraan at gustong mabago, simple lang ang gagawin natin. Lumapit tayo kay Kristo. Amen. Bakit? Kasi si Kristo lang ang handang magbago at may kakayahan magbago ng buhay. Pag lumapit kayo sa akin, hindi ko kayong mag-uwi ng buhay niyo. Pag lumapit kayo sa boyfriend mo, hindi niya kayang mag-uwi ng buhay mo. Pero pag lumapit ka kay Jesus, kaya niyang baguhin ang buhay mo. Kaya niyang baguhin pati yung puso mo. Ano po? Kaya nga sabi ng unang Juan 3:14, basahin natin na sabay-sabay. Alam natin inilipat na tayo sa buhay na walang hanggan. Mula sa kamatayan, dahil minamahal natin ang ating mga kapatid, ang sino mang hindi nagmamahal sa kanyang kapwa ay nananatili sa kamatayan. Ano ang sabi? Tayo daw ay nilipat na mula sa buhay
mula sa kamatayan. Sa madaling salita, kung ikaw ay na kay Kristo, hindi lamang mababago ang buhay mo, kundi ano? Malilipat ka mula sa kamatayan tuo sa buhay. Itong bagay na ito, gusto kong mapakinggan natin, pakita natin. Ano sabi ng 1:3? Ganito ang sabi ng 1:3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Diyan muna tayo. Sino daw ang hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Yung hindi ipinanganak na muli. Alam niyo po, mayroong tao, ang pangalan niya ay Nicodemus, nagtanong kay Jesus, sabi niya, Lord, paano ba ako magiging, mapapabilang sa kaharian ng Diyos? Ang sabi ni Jesus, kailangan kang maipanganak muli. Ang sabi niya, malaki na ako Anong gagawin ko? Papasok ba ako ulit sa tiyan ng nanay ko para ipanganak ako muli? Yun yung akala niya. Pero mamaya, makikita natin kung ano yung bagong pagkakananakan nito. Ang sabi rito sa verse 4, nagtanong si Nicodemus, paano may panganganak muli ang isang taong matanda na? Nakita na ba kayo ng taong matanda na pinanganak ulit? Di ba, no? Ano kasi magugulat ka, akala ko baby, bakit ganyan? Di ba? Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Ayan, hindi na lang pwede. Sa 5, sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipanganganak sa pamamagitan ng tubig at banal na Espiritu. Ito gusto kong makita natin. Ang punto ni Jesus sa mga pagkakataon ito, ang tao na hindi maipanganganak ng banal na Espiritu ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, sino po rito ang gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos? Pwede makita yung kamay. Yung gustong mapabilang sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Pwede na po natin ibaba. Ang sabi ng talata, ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos ay ang mga tao na ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at ng banal na Espiritu. Sa madaling salita, upang ang isang tao ay mabago, panibagong buhay, panibagong pagkakataon sa kanya, ang tao ay dapat na maipanganak na muli para siya ay magkaroon ng panibagong buhay. Amen? Ang sabi nga ng Roma chapter 6, verse 3, basahin po natin sabay-sabay, hindi ba ninyo alam na noong binautismuhan tayo kay Jesucristo, nangangahulugan ito na kasama tayo sa kanyang kamatayan. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, kung tayo ay mababautismuhan kay Jesus, tayo ay kasama sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, yung lumang pagkatao natin, ililibid. Para mabuhay ka kay Kristo, para ikaw ay maging bagong nilalang, dapat ikaw ay mamatay muna sa pamamagitan ng paglilibing ng iyong dating buhay. Sa pamamagitan ng paglilibing ng dati mong pagkatao. Sa pamamagitan ng bautismo. Kaya sabi sa verse 4, kaya noong binautismuhan tayo, namatay tayo at inilibing na kasama niya. Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay mamumuhay sa bagong buhay. Sa madaling salita, nung si Jesus ay namatay, siya ay muling binuhay. At nung siya ay binuhay, nagkaroon ng panibagong pag-asa dahil ang Panginoon natin ay buhay. Hindi tayo sumasamba sa isang Diyos na patay. Kundi ang Diyos na sinasampalatayanan natin ay Diyos na buhay. At ang ibig sabihin ng bautismo, mga kapatid, mga kaibigan, ililibing mo yung dati mong pagkatao at kapag ito ay binangon,
isa ka ng bagong ilalang. Diba? Para ka ng baby na kung saan ikaw ay tinuturing na ngayon bilang anak ng Diyos. Amen. Amen. Tuloy natin yung basa sa verses. Sabi ng verse 6, alam natin na ang dating pagkatao ay ipinako sa krus kasama ni Kristo. Para mamatay, kaya hindi na tayo dapat alipinin pa ng kasalanan. So anong sabi ng talata? Yung dating pagkatao daw natin ay ano? Ano daw ang nangyari sa ating dating pagkatao? Ipinako. Nakasama ni Kristo doon sa krus. Para lang sa ganon, yung dating ikaw, di ba? Yung dating Ashley, hindi na yan si Ashley ngayon. Nung siya ay naipako na at uling kumakon, siya ay bagong Ashley. Ibig sabihin, nung tinanggap ni Princess ang Panginoon, at siya ay natibig sa pamamagitan ng tubig ng bautismo, at siya ay kumakon, bagong Princess na yun. Di ba? Makakalakad sa bagong buhay. Ano po? Kaya nga, ito yung senaryo. Ito yung karanasan ng ating Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 3 verse 13, ang sabi rito, dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea at pinuntahan niya si Juan upang magpabautismo. Ano? Ano ang ginawa ni Jesus nung siya ay pumunta sa ilog ng Jordan? Ilog ng Jordan. Ano ginawa niya? Magpabautismo. Siya ay ano? Magpapabautismo kanino? Kay Juan. Ano? At ang sabi rito sa verse 14, tumutol si Juan na bautismuhan si Jesus. Ito yung nangyari. Pagdating ni Jesus sa Jordan River, sabi niya kay John the Baptist, papabautismo ako. Pero ang sabi ni John the Baptist, ay hindi, hindi kita babautismuhan, dapat ako yung bautismuhan mo. Kasi hindi ako karapat dapat katanggalin or kalagan yung sintas ng iyong sandalias. Ang sabi ni, ito yung sabi ni Juan, bakit magpapabautismo ka sa akin? Ako ang dapat magpabautismo sa iyo. Verse 15, ano ang sabi ni Jesus? Hayaan mong mangyari ito ngayon dahil ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya ang ginawa ni Juan ay ano? Umayag. Ano daw ang kalooban ng Diyos? Ano yung kalooban ng Diyos kay Jesus noong time na yun? Siya ay mabautismo. Malinaw niya doon. Ang bautismo, mga kapatid, nangangahulugan ito ng paglilinis ng ating mga kasalanan. Ano yung kahulugan ng bautismo? Paglilinis ng ating mga kasalanan. Si Jesus, hindi siya nagkasala. Wala siyang kasalanan na dapat at kailangan nilinisin. Pero bakit siya nagpabautismo? Ang dahilan, sapagkat ito ay kalooban ng Diyos. Kung si Jesus ay nabautismuhan, dapat tayo rin ay mabautismuhan. Bakit? Sapagkat nagbigay siya ng halimbawa para sa atin upang tayo ay lumakad sa katotohanan. Verse 16. Pasinin natin ang nangyari sa verse 16. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig. Bumukas ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya na tulad sa isang kalapati. Gusto ko pong makita nyo yung salitang umahon. Tanong, pag sinabing umahon, anong ibig sabihin? Galing sa tubig na nakalubog siya. Pag sinabing umahon sa tubig, sa tingin nyo, ito ba ay wisik? Halimbawa ito. Halimbawa ito, may tubig to. Winisikat kang ganyan. O, ako na. Pwede ba yung ganon? Mami, o, winisikat kang ganyan. O, ako ka na. Hindi yun, ahon. Winisik lang eh. Eh, paano pag binuhusan? Pwede mo bang sabihin after buhusan, o, buhusan kita, tapos yan, umahon ka. Pwede ba yun? Hindi, di ba?
Kasi pag sinabing umahon, dapat ay lubog. Walang umaahon na winisikat lang, ganyan. Walang ahon na binuhusan lang. Ang ahon, mula yan sa pagkakalubog at ikaw ay babangon, ahango ka ngayon, ibig sabihin nun ikaw ay umahon. Ano po? At ang sabi dyan, umahon siya sa tubig, bumukas ang langit, nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa sa kanya tulad ng isang kalapati. At merong boses. Ang sabi ng boses na yon, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Sa madaling salita, mga kapatid, si Jesus ay kinalulugdan ng ating buong Ama na nasa ito. Galatia 2 verse 20. Ang sabi sa Galatia, basahin ko natin ang sabay-sabay. What do we basa? Namatay ako kasama ni Kristo. Ano daw? Kung ikaw ay namatay kasama ni Jesus, hindi ka naman mamamatay talaga na ngayon na talagang wala ka ng buhay. Ibig sabihin nito, kung ikaw ay nailibing sa tubig ng bautismo, ikaw ay kasama ni Kristo doon sa krus at ikaw ay hindi na nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo na. Alam nyo ang solusyon sa bitterness? Yung hayaan mo si Jesus ang mabuhay sa puso mo. Ang solusyon sa nakamamatay na emosyon na ito, yung hayaan mo si Jesus ang mabuhay sa puso mo. Kaya nga sabi rito, ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Efeso 4:31. Pansin niyo po yung sinasabi sa talata nito. Lahat ng hindi basahin natin. Lahat ng ulit. Lahat na pagkakit, galit, puhot, pag-aaway, at pag-aaway, kulit sa inyong masin, pag-aaway, pag-aaway. Pasunod niyo pati yung Bible, nagsasabi. Lahat ng pait, lahat ng bitterness niyo sa puso niyo, lahat ng galit, lahat ng puhot, lahat ng pag-aaway, lahat ng paninirang uwi, alisin, pati lahat ng kasamaan. Anong dapat natin gawin? Basa, sa halip, maging mabait kayo at maunawain. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo. Kaya hindi ka makamugod, bakit? Kasi ayaw mo magpatawad. Kaya hindi ka makamugod kasi ayaw mong pakawalan ang sarili mo sa kulungan na ikaw mismo ang gumawa. Kaya hindi ka makawala eh. Kaya hindi ka makamubon eh. Kasi ikaw mismo ang naglalagay ng hawla na yung susi, hawak-hawak mo lang ito. Kaya naman sa ating pong pagtalakay dito, simple lang. Makikita mo ang kaligtasan mo at ang kalayaan mo sa piling ng ating Panginoon.